Blessed day mga kapamuso. Ngayon po, tayo po ay mag-aaral mula po sa isang pangangaral ng isang kilalang preacher. Pero hindi ko na po babanggitin ang pangalan dahil ang ating pong pag-uusapan ay ang kanyang turo. Pinakinggan ko ang kanyang sermon, title po nito, It Works Both Ways. Pero meron po siyang inilabas sa kanyang social media account at ito po ay 2-minute video na ang pinaka-highlight nito ay God broke the law for love. Kailangan po natin itong pag-aralan dahil sa Bible po, sila Paul, sila po ay nagbigay ng warning na yung mga marami pong mga teachings na lalabas na hindi po naaayon sa katotohanan. Ito po ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 5, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahong ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. So bilang isang kamanggagawa na naniniwala na kailangan ituro po natin ang katotohanan na mula sa Biblia, walang labis, walang kulang, kaya po natin ito ay itinuturo. Kaya hindi ko na po kailangan banggitin kung sino po yung preacher na nangaral nito. Dahil ang ating pong pag-uusapan ay ang laman ng kanyang sermon. At gaya na sabi ko kanina, pinakinggan ko yung buong video ng kanyang preaching na paanong paraan that God broke the law and wala naman po akong nakuha. Anyway, hindi po tayo eksperto sa Biblia, sa katunayan. Ako po ay walang aral. Gayunman, hindi po natin pwedeng palampasin ang isang malinaw na kamalian at paglapastangan sa kabanalan ng Diyos. Ngayon, ipaparinig ko po sa inyo ang 2-minute sound clip. Because love will take you way further than the law ever could. I'll prove it to you. Let's say your child is in a horrible accident. Let's say they bust their head wide open on the monkey bars. And they fall off the monkey bars. And monkey bars are like 30 feet high. I'm making this an extreme example. And they fall down and they bust their head wide open. And you scoop them up and put them in the car to get them to the emergency room. And on the way to the emergency room, every sign you see says, speed limit. How much attention do you pay to the numbers beneath the speed limit in that moment? Those numbers mean nothing to you. Why? Because somebody that you love is in trouble. And in that moment, any parent will break the law for the sake of love. Any human parent will break the law for the sake of love. And what will really turn your heart to God is not when you hear his laws, which were given for our good, by the way, but they were powerless because there wasn't enough leverage in our action to keep the law. So what God did when he sent his son, and this is why we get excited in church, and this is why tears fill our eyes when we think about Jesus, and this is why the gospel is still good news in the world today, because God broke the law for love. I said to every sinner, God broke the law for love. I mean that he scooped you up in his arms. I mean that he's carrying you in his grace. I mean that what the law was powerless to do and then it was weakened by the sinful nature, God did by sending his son in the likeness of a sinful man. Ngayon po mga kapamuso, tingnan na po natin kung ano po ang mali. Tayo po ay magkaroon ng response patungkol po dito o reaction. Unang-una po, inappropriate illustration. Hindi akma at mali po ang ilustrasyon na gamit. Na sinabi doon, kung ang anak mo ay madisgrasya, pumutok ang ulo, tatakbo ka, isasakay mo sa sasakyan, ngayon merong speed limit, wala ka nang pakialam sa speed limit. You will break the law. Iba-violate mo yung law para lang madala mo yung
anak mo nang mabilis sa ospital. Bakit po siya mali? Sa batas po natin, kung iyan po ay emergency, pwede ka po mag-speeding. Basta mag-iingat ka, maglagay mo lang ng pag-iingat ng pagdadrive mo. Kahit ang kaibahan lamang po ng private tsaka nung ambulansya, ang ambulansya meron siyang wangwang, pero kung ikaw ay pribado sa sasakyan, bumusina ka ng bumusina, padadaanin ka ng mga ano diyan eh, mga sasakyan eh. Emergency yan eh. At marami na po ako napanood ang mga enforcers pa nga ginagabayan nila yung emergency, yung merong emergency dun sa sasakyan na yon, at yun po ay hindi pwedeng hulihin. Hindi siya pwedeng hulihin dahil siya po ay nag-violate, dahil mahalaga po ang buhay ng tao. Pangalawa, bagamat mahal po tayo ng Diyos, God will not compromise. He will not break His own law for love. Mamaya po, mas malilinawan pa po tayo sa detalye nito. Pag-aralan po natin yung God break the law na yan. Pangalawang reaction po natin dito, we turn our hearts to God because of who He is. Tayo po, nababaling ang atensyon, ang puso natin, ang isip natin sa Panginoon, hindi po dahil nag-break siya ng kanyang law, kundi dahil kung sino po siya, dahil mahal niya tayo. At tayo po ay nagiging excited sa pag-attend ng pagsamba dahil alam po natin, tayo po ay kinakatagpo ng ating Diyos. Ang puso po natin ay itinuon natin, ibinigay natin sa Diyos, ibinigay natin, ipinagkatiwalaan natin kay Jesus. Wala po tayong ka-idea na God broke the law. Ang alam po natin, mahal tayo ng Diyos. At pinatunayan po ng ating Panginoong Diyos yan nang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. And wala akong nakikita that God broke the law dahil dun sa ginawa ni Jesus. Kayo mismo mga kapamuso, sagutin niyo sa sarili niyo, ano po ba ang dahilan bakit ibinigay niyo ang inyong buhay kay Jesus? Sagutin niyo po sa inyong mga sarili, bakit po mo po ba minahal ang Diyos? Naniniwala ako walang magsasabi sa atin dito na dahil nilabag ng Diyos ang kanyang sariling utos. Lahat po tayo nagtiwala sa Diyos, minahal natin siya dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Pangatlong reaction ko po dito, the gospel will always be good news and relevant. Sabi niya po kasi dito, di ba? Sinabi niya, and this is why the gospel is still good in the world today. Na para bang ang gusto niyang sabihin ay ang gospel ay dumating sa punto na hindi siya good and parang hindi siya relevant kung ang Diyos ay hindi nag-break ng law. The gospel is good news not because God broke the law. Mabuting balita ang salita ng Diyos, hindi dahil nilabag ng Diyos ang kanyang utos, kundi dahil kay Jesus. Ito po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Pinaliwanag dito ng buo, summary ng mabuting balita. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ano po ang good news o mabuting balita ayon po dito sa ating binasa? Na si Jesus ay nagkatawang tao, namatay siya sa krus, muli siya nagbuhay after 3 days para po mapatawad ng ating mga kasalanan. Yan po ang mabuting balita na sinasabi ng Biblia. Pang-apat, God can't break the law. Hindi po pwedeng labagin ng Diyos ang kanyang sariling utos. Hindi pwedeng labagin ng Diyos ang utos na siya mismo, hindi siya pwedeng mag-compromise na siya mismo ang nagbigay. Bakit? Sapagkat ang paglabag sa kautosan ay kasalanan. Yan po ang sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautosan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan. Hindi po pwedeng labagin ng Diyos ang utos eh. Dahil ang paglabag sa utos ay kasalanan. At isa pa, ano ang tawag sa lumalabag sa utos?
sa English, di ba? Lawbreaker. Ang lawbreaker ay hindi niya pwedeng isave o iligtas ang kapwa lawbreaker. Kaya nga si Jesus ay naging karapat-dapat na tagapagligtas. Dahil siya ay walang kasalanan, siya ay banal, siya ay Diyos na nagkatawang tao. And si Lord Jesus Christ ay hindi rin siya nag-break ng law. At yun po ang kasunod na ating reaksyon. Ano po yun? God, Jesus, fulfilled the law. Si Jesus, nang siya ay nagkatawang tao, hindi rin po siya nagkasala. Hindi siya lumabag sa anumang utos ng Diyos. Malinaw naman yan na pag-aralan na natin before. Jesus Christ, sinless siya. Wala siyang kasalanan. Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Ang sabi niya, naparito siya para tuparin ang kasulatan. Tingnan natin ha. Matthew chapter 5 verse 17. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi tuparin. Tinupad ni Jesus, wala siyang nilabag. Hindi niya pinawalang bisa ang kasulatan. Tinupad ni Jesus ang utos ng Diyos. Kaya nga siya minamahal eh. Sinabi mismo ni Jesus, kaya lagi siyang sinasamahan ng Ama dahil tinutupad niya ang kalooban ng Diyos. Si Jesus Christ, hindi siya lawbreaker. God is not a lawbreaker. Wala silang nilabag na utos dahil sa pagmamahal. Tingnan pa natin yung sinabi dito ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 31. Pinapawalang sa isa iba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito. Hinding-hindi, sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Ang context nito ay nailigtas tayo dahil sa ating pananampalataya. Gayunman, para bigyan ng linaw, hindi niya sinasabi na, winawalang sa isa nila ang kautusan. Dahil kailangan pa rin tuparin yun. Yun yung sinasabi natin, balance. Bagama tayo ay naliligtas sa pananampalataya, may responsibilidad pa rin tayo at pananagutan na sundin ang kautusan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng tanggalin, I have faith with God, saved na ako, tapos hindi mo na susundin ang kanyang mga utos. Hindi, kung ikaw ay tunay na nananampalataya, hindi mo babaliwalain ang kautusan ng Diyos. At ito po ang sinasabi ni Pablo dito. Ngayon, tignan natin yung ilang mga instances sa buhay ni Lord Jesus Christ mismo kung saan siya ay pinaratangan na siya daw ay lumabag sa batas ng Diyos. Halimbawa po, yung healing on the Sabbath day, siya ay nagpagaling. Nagkasala ba si Jesus dun? Hindi. Dahil kung babasahin po natin sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, the fourth commandment, inilikha ang Sabbath day para ito yung araw kung saan sambahin natin ang ating Diyos. Sa Deuteronomy chapter 5 verses 12 to 15, inilikha ang Sabbath day para magkaroon ng kapahingahan ang mga servants o yung mga empleyado o yung mga slaves. Isa pang paratang kay Jesus na sila daw ay hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngayon, nagkasala ba si Jesus dito? Hindi. Dahil hindi naman po yun kabilang sa utos, kundi yun ay tradisyon ng mga tao. At ito ang pinakamatindi. Kiniklaim ni Jesus na siya ay Diyos. Bagamat wala po tayong mababasa na sinabi ni Jesus na ako ay Diyos, common sense na lamang po na malinaw na kanyang inaangkin na siya po ay Diyos at yun po ay naiintindihan ng mga Hudyo. Kaya maraming beses na siya ay gustong batuhin hanggang sa mamatay. At yun din ay isa sa mga dahilan kung bakit ipinapako si Jesus. Dahil ipinapahayag ni Jesus na siya ay Diyos. Bagamat indirectly, dahil hindi niya sinasabi, I am God. Pero naintindihan ng mga Hudyo yun. Ito po, halimbawa, John 8:58, sinabi ni Jesus dito, before Abraham was born, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, nag-exist na ako, I am. Ako yung ako na. Ako na nga yung sinasabi niya. And sinasabi ni Lord Jesus Christ doon, yung kanyang pre-existence. Bago pa buhay si Abraham, buhay na siya. And naintindihan ng mga Hudyo yun. Sa John chapter 10 verse 30, sinabi niya, I and the Father are one. At gusto siyang batuhin doon dahil paglapastangan yon. Sa John chapter 5 verse 18, sinabi ni Jesus na ang kanyang ama, ang Diyos ay kanyang ama. Ngayon, ang tanong, nagkakasala ba si Jesus doon? Hindi, dahil totoo naman yun eh. Ang lahat ng kanyang sinasabi. Ngayon mga kapamuso, malinaw na po sa atin
God cannot break His own law. Lalong-lalo na po ang ating Panginoong Jesus. Wala siyang nilabag na utos, kalooban ng Diyos. Ang lahat ay kanyang tinupad. Ngayon, ano po ang dapat nating gawin? Ano po ang ating matututunan dito? Number one, read and study the Bible. Kaya napakahalaga po nag-aaral po tayo para hindi po tayo madaling masway ng mga maling kautusan. Kung maaalala natin si Lord Jesus Christ mismo, sinabi niya sa kanyang mga apostol, mag-ingat sa mga libadura ng mga pariseo. Ang tinutukoy niya doon ay yung mga teachings na mga dinagdagan na wala naman sa katotohanan ng Diyos. At kaya po tayo nag-aaral nito. Pangalawa po, verify the teaching. Verifikahin muna natin kung tama. Konsultahin natin ang Biblia, magtanong tayo sa ating pastor kung totoo ba ito. Alam niyo po, aaminin ko na ako mismo ay nabiktima na rin before ng mga maling turo na believe na believe ako. But when I studied the Bible, nag-research ako, yung isa sa mga idinagdag ko, yung pagre-research, sabi ko, mali ito. At yun po, yung mga susunod na devotion natin, pag-aaralan natin yun, yung mga claim it, name it, and claim it, mga ganyan. Totoo ba yun? Na lahat ba ng prayer talaga sinasagot ng Diyos? Yun yung mga bagay na believe na believe ako before, nung sa Jeremiah 29:11, na maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko, sa bawat lahat, na ang gusto ng Diyos ay maging mayaman ang lahat. Yun yung mga bagay na pinaniniwalaan ko before eh. Pero, yun nga, habang lumalalim tayo sa pag-aaral ng Biblia, verify natin, ay mali ako doon. At yun, kaya ay binabahagi ko rin po sa inyo ito. Siyempre, pangatlo sa ating pag-aaral, pagbabasa, we must ask the Holy Spirit sa discernment. Kailangan, pag sinabi po natin discernment, yung nalalaman natin kung tama o mali, mabuti o masama ang isang bagay. At sabi po dito ni John sa 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Napakarami pong huwad na propeta, di ba? Dito lang po sa ating Pilipinas, babanggitin ko na lang po. Alam naman po natin si Kibuloy, ayokong tawagin na pastor. Malinaw naman po na mali-mali ang kanyang katuruan. Hindi po siya ang Kristo. Hindi siya yung appointed son of God. At huwag po ninyong iisipin na tayo po ay naninira dahil wala pong paninira sa pagsasabi ng katotohanan, lalong-lalo na kung ang katotohanan ng Biblia ang pinag-uusapan. Dahil maging sila Pablo ay kanilang sinasabihan yung mga nagtuturo ng mali. May mga pinangalanan pa nga sila eh. So, yun, mga kapamuso, ang hamon po sa atin dito ay maging Berean Christians tayo, maging guided tayo ng Holy Spirit, and verify everything na nababasa natin. Huwag natin basta-basta agad isishare. Dahil lang, huwag maging emotional. Kailangan spiritual, intellectual din tayo. Gayon pa man, ang pinakamahalaga po dito, and i-apply po natin, tuparin po natin ang salita ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Kung paanong ang Diyos ay hindi niya nilabag ang utos, pagsikapan din po natin sa tulong ng Banal na Espiritu that we will live according to the law of God. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord God, dahil banal ka at hindi ka po pwedeng magkasala. You did not break the law, Panginoong Diyos, for love. Kundi, Panginoon, minahal mo kami, niligtas mo kami, ayon sa iyong karunungan, Panginoon, at katwiran. At dalangin din po namin na kami, Panginoon, ay sa tulong ng iyong Banal na Espiritu, ay hindi po kami maging lawbreakers, Panginoong Diyos. Salamat po, Lord God, sa aming natutunan ngayon. Pagpalain niyo po kami sa aming buhay spiritual. Sa pangalan ni Jesus. Amen.